NBA talks muna tayo, but first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. We have a 3-team trade. Jazz will receive Nick Alexander Walker at Juancho Hernangomez. Spurs will receive Tomas Satoransky at second round pick. Makakuha ng Blazers si Joe Ingles, Elijah Hughes at second round pick. Wala pang ilang araw is trinade din ng Blazers yung mga nakuha nilang players. Kaso ang makukuha nilang player ay si Joe Ingles na merong ACL at expiry ngayong taon. We don't know kung may plano ba sila dito or para pagdating ng offseason is magkakaroon sila ng mas malaki pang cap space. Sa 45 games ngayong season, Ingles is averaging 7.2 points, 3.2 rebounds at 3.8 assists. Alam naman na ni Joe Ingles na matitrade siya simula nung magkaroon ito ng injury. Pero yung trade na ito, it will help the Jazz in so many ways lalo na ngayong season. Masakit lang talaga sa mga tao ng Utah kasi ang tagal na ni Joe sa kanila. Si Alexander Walker is a promising player. Isa itong legit player na pwedeng ma-develop ng Jazz or they can move him. The Jazz also got another big man with Hernangomez pero yung contract niya is not guaranteed next year. Kaya ginawa ito ng Jazz kesa mawala lang daw si Ingles next season nang walang kapalit kasi hindi nila mare-replace basta-basta next offseason since they are over the cap space. Money move din ito para sa Jazz. Para naman sa kampo ng Spurs, we don't know kung ikikip ng team si Tomas Satoransky. Dahil nga sobrang depth yung meron sa kanyang position dito sa Spurs. In 32 games this season, nag-a-average ito ng 2.8 points, 2 rebounds at 2 assists. Kung saan ang best season niya pa is noong 2019 para sa Wizards with 9 points per game. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.